everyone, welcome back to my channel. So in today's video, i-share ko sa inyo yung aking thoughts about this mousse products. Etong mousse products, guys, is a Korean brand. Masikat lang yung iWhite Korea compared dito kasi mas mahirap hagilapin itong mousse products kaysa dun sa iWhite Korea kasi yung iWhite kahit saan meron na nun. And ito, piling Mercury Drugs lang yung merong ganito. So, mas mahirap hanapin to. Pero, i-share ko sa inyo yung aking experience dito sa mga mousse products na to. So, if you wanna know my thoughts about this mousse product, please keep on watching. Dito muna tayo sa kanilang mga facial sheet mask, guys. So, meron silang dalawang klase. Meron silang whitening plus collagen, and meron silang whitening plus oil control. So, itong kulay blue, guys, ito yung whitening plus collagen. This is for tightening and rejuvenating with 9 whitening agents and antioxidant. So, ito yung mas madalas kong gamitin. Natapon ko na nga yung ibang packaging na ganito eh. Kasi ngayon ko lang naisipan na gawa ng review. So, ayun. Ito namang kulay parang peach, guys. Ito yung whitening plus oil control. This is for pore minimizing with 9 whitening agents and antioxidant. Parehas lang din sila. Pero ito ay may oil control and pang pore minimizing siya. So, mas ginagamit ko itong kulay blue kasi whitening plus collagen. So, mas gusto ko yung may collagen compared sa may oil control kasi mas madali namang maremedyuhan yung oil control compared dun sa merong collagen kasi nakaka-tighten siya ng skin and ayun, rejuvenating nga siya. So, kung meron ka mga fine lines, mas matatighten niya yan or hindi naman ako palagi may mga fine lines kasi hindi pa naman ako ganun katanda. Ang problem ko kasi is yung may mga fine lines ako dito sa noo, yung kapag tinataas ko yung kilay ko, meron ako mga line dyan. Siguro marami nang may ganun din kasi, di ba, nakukuha rin yung sa facial expression kapag palagi kang nagtataas ng kilay. So, ayun yung problem ko. So, mas madalas kong gamitin itong si whitening plus collagen. Parehas lang naman yung effect nila, guys. Mas okay lang talaga sa akin yung may collagen kasi mas gusto ko talaga yung may collagen. Pero tingin ko parehas lang silang okay kasi after mong gamitin to makikita mo rin talaga yung difference. Lalo na kapag bago ka matulog, tapos nilagay mo to sa ref, saka mo siya ginamit. Talagang after mong mag-antay ng 15 to 20 minutes, makikita mo talaga yung difference na naging maganda na talaga yung skin mo. And nag-whiten talaga yung skin mo after mong gumamit nito. So guys, kung ang problem nyo is marami kayong pores and oily yung inyong skin, ito yung mas magagandang gagamitin nyo. And kung gusto nyo naman mabanat yung face nyo and ma-rejuvenate, ito yung may collagen yung mas magandang gamitin. So sa kanilang dalawa, okay lang naman pero mas ginagamit ko talaga itong kulay blue. Next naman is itong Mousse Anti Wrinkle Eye Cream. So, ito naman is Repair, Rejuvenate, Renew, Remove Dark Circles. So, ito guys, ilagay ko yung laman nito sa isang bottle na maliit para mas madali ko siyang makuha. Kasi kung araw-araw kong gagamitin and isa-squeeze ko lang siya dito, medyo madumi tignan or hindi ganun ka-hygienic tignan. So, nilagay ko siya sa lalagyan. Pero hindi ko rin nagamit to kasi hindi ko gusto yung consistency nito. Medyo runny yung consistency niya, liquidy. And mahirap talaga siyang mag-set sa aking under eye. Kailangan ko pong mag-antay ng ilang minuto talaga bago siya mag-set. Eh, kung ilalagay ko muna to, tapos saka ako maglalagay ng kung ano-ano pa sa face ko, mag-aantay pa ako ng matagal kasi ngayon, kailangan ko munang antayin na mag-set yung eye cream bago ako maglagay ng iba pang products sa face ko. So, hindi ko na ito nagamit. And kapag ginamit mo naman yung mask, okay rin naman kasi nadadamay na rin yung under eye mo. So, mas okay na gamitin ko na lang yung mask kesa dito kasi ito matagal talaga siyang mag-set. So, yung napansin ko nung ginamit ko naman to guys, kahit na ganun yung consistency niya na hindi maganda, napansin ko naman na yung under eye ko parang nag-pop siya kasi yung under eye ko kapag puyat ako, pagod, nakalubog, ganun yung itsura. So, nung ginamit ko to, parang nagpapantay yung under eye ko dito sa
bandang cheeks ko, ganun. Parang hindi siya lubog. Parang hindi mukhang puyat, hindi mukhang pagod, ganun. Kaya lang, hindi ko talaga nagustuhan yung consistency nito. And yun nga, yung kagaya na sinabi ko kanina, kapag gumamit ka rin naman ng mask, parang same lang din yung effect nito at saka nung mask. So, mas better na gamitin ko na lang yung mask kasi mas madaling mag-set yung mask after mo siyang i-apply. So, mas okay sa akin yun. Ito naman guys, yung favorite ko na Mousse Skin Whitening Exfoliator. Kagaya siya nung IY 2 Minute Miracle yata yung tawag doon. Nakalimutan ko yung mag-aantay ka ng 2 minute tapos pagka in-scrub mo siya, yung mga dead skin mo lumalabas. Yung parang nalilibagan yung face mo. So, ang pinagkaiba nila guys, ito, hindi ka na mag-aantay ng 2 minutes. Pagka-apply mo, talagang nag-exfoliate na yung balat mo, natatanggal na yung mga makeup. Pwede rin talaga siyang pangtanggal ng makeup guys. Maganda siya pangtanggal ng makeup kasi nga, parang natutunaw niya yung makeup. And, ayun, parang nalilibagan niya yung skin mo. So, ang okay lang dito is hindi mo na kailangan mag-antay ng 2 minutes. Yun nga yung kagaya sa eye white, mag-aantay ka pa ng 2 minutes. So, eto, once ma-apply mo na siya, i-spread mo lang siya, makikita mo na agad na yung dead skin mo natatanggal na sa face. So, mas okay ito. And ayan, meron pa ako ditong isa na hindi ko pa na-open. So, eto, apat na yung nagamit ko. Hindi nga lang to apat, natapon ko na yung ibang mga packaging nito. So, eto, nalaman ko to kay Miss Phoebe, yung dati kong YouTuber na pinapanood kasi nanalo ako sa kanya ng ganito dati. So, ayun, nung natry ko, nagustuhan ko, and yun, bumili na rin kami. And nagustuhan ko rin naman talaga siya. So, next naman guys, is itong Mousse Night Repair Cream. So, dalawa yung meron ako. Ito guys, unneat niya lang no, pero ang ganda-ganda talaga ng effect nito guys. Hindi na ako ulit nakapili na ito kasi ang hirap maghagilap nito guys sa mga mercury. So, ayun, hindi na ako nakabili ulit. So, ito naman guys is Mousse Night Repair Cream Collagen Snail. So, ito talaga, sobrang ganda talaga na ito. And, yun nga lang, yung hindi maganda dito is yun, maliit lang siya, 10ml. And, yung price nito is hindi reasonable dun sa, ano niya, sa dami niya. Kasi, almost 100 pesos yata, to 99 pesos, tas ganito lang kaliit siya. And, yun, madali siyang maupos, hindi pa siya abot ng 1 week, upos na siya. Pero yung ano niya, yung consistency niya, madali naman siyang i-spread sa face. So, depende na lang siguro kung paano niyo gagamitin and kung saan niyo lang siya i-apply. Sa akin, ina-apply ko lang siya sa under eye, sa kung saan ako merong mga problems, yung mga dito sa side ng eye ko, dito sa noo. Yan yung mga problem ko kasi na merong mga fine lines. So, doon mo lang siya nilalagay. And maganda talaga to guys. Yun nga lang, mahirap maghanap nito. Sa try ko na rin yung Mousse BB Cream nila. Binigay ko yun sa mga kapatid ko kasi hindi ko nagustuhan yung consistency. And alam naman natin na yung BB Cream talaga is wala talaga siyang coverage. Pero kasi meron akong ginagamit yung IY Korea. Meron naman siya kahit pa paano ang coverage. Yung BB Cream kasi ng Mousse, wala siyang ganun ka... Hindi niya nakaka-cover minsan yung ibang ano ko. Parang naglagay ka lang ng something na parang primer, ganun. Parang ano siya, tinted primer. Parang ganun yung itsura niya. And kapag nag-set na siya, para siya talagang tinted primer. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi yun yung consistency niya is matagal siyang mag-set. So, yun, binigay ko. Hindi ko na mapapakita, pero yung itsura nun, guys, is parang ganito lang din. Ganito lang din siya kaliit. Pinakaiba lang nga yung label yun, Mousse BB Cream, yun nakalagay doon. Guys, hindi lahat ng Mousse product eto ha, meron pa silang mga ibang product pero hindi ko na mahagilap yung iba kasi nga mahirap talaga maghanap ng Mousse product sa mga mercury drug. Minsan limited pa, minsan walang ganito, walang nito, wala nito. So ayun, mahirap talaga maghanap nito, yun nga lang, yun lang talaga yung problem ng Mousse. Hindi kagaya ng IY Korea, meron na sa 7-Eleven, meron na sila sa mga supermarket. Pero overall, lahat ng products nila guys is effective. Yun lang, hindi ko nagustuhan is itong anti-wrinkle eye cream and yun yung BB cream nila. Pero halos lahat talaga ng products nila is magaganda talaga. Nakalimutan ko yung mga presyo nila, ilalagay ko nila sa description box. Ayun, check nyo na lang yung description box kasi nakalimutan ko yung mga presyo nila. So guys, disclaimer lang, lahat ng mga sinasabi ko dito o kinukuta ako sa harap ng camera ay based sa aking personal experience, personal opinion ko to. And hindi ito sponsored video, okay? Kasi yung iba sinasabi nila, ginagawa namin itong video na to kasi binabayaran kami. So guys, sasabihin ko sa inyo, hindi kami binabayaran para gawin itong video na to, okay? May sinasabi man kaming hindi maganda or maganda based yun sa aming personal experience. So kung hindi effective sa akin yung product,
product, vice versa, hindi ganun yung magiging epekto niyan sa inyo o sa akin man. Kanya-kanya kasi tayo niyan eh, kung paano magiging effective sa atin yung product. So ayun, wag din kayo mag-base sa video na pinapanood nyo. So ginagawa lang namin tong video na to para magkaroon lang kayo ng konting kaalaman dun sa mga naging experience namin about this product. Kung naghahanap man kayo ng review about this product. So, hindi ibig sabihin na yung iba dito hindi effective sa amin, hindi rin magiging effective sa inyo, okay? So, guys, kung na-try nyo na tong Mousse products, please comment down below para malaman ko rin yung sarili nyong opinion. And, kung meron pa kayong alam na mga ibang Korean products, pwede nyo i-share sa baba, sa comment, para mabasa rin ang ibang mga manonood dito. Kasi yung iba, naghahanap din sila ng ibang Korean products na matatry nila. So, please comment lang kayo sa baba kung meron pa kayong mga suggestions or questions para masagot ko kayo. Please like this video and don't forget to subscribe to my channel, and see you on my next one, guys. Bye!